ang pagtuturo kung sino ang Diyos. Nagsimula ito sa kapanahunan ni Adam alayhis salam, ang unang tao. Na ang Diyos ay nag-iisa lamang, walang kapantay sa kapanahon ni Elijah, sa kapanahon ni Isaiah, sa kapanahon ni Abraham, sa kapanahon ni Enoch, sa kapanahon ni Moses, sa kapanahon ni Jesus, at sa kapanahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang pagbabago ang kanilang katuruan na ang Diyos ay hindi makikita, walang kamatayan, walang kapantay, or walang kapareho, ay isang Diyos lamang, nag-iisang Diyos. Sa ngayon, ang bagong katuruan, dinagdagan, isang Diyos, may tatlong persona. Yun bago. Wala kang mabasa mula sa Genesis to Revelation, down to Revelation, in the Bible, na mayroong isang sugo, mayroong isang propeta nagtuturo na ang Diyos ay nag-iisa lamang, pero may dalawang persona or may tatlong persona. Lahat ng nagtuturo ngayon na ang Diyos ay nag-iisa, bagkus may tatlong persona, yan ay mga bulaang mga tao, yan ang mga taong itatapon sa impyernong apoy, dahil binabago nila ang katuroan ng Diyos. Ng Diyos kailanman, walang isang sugo o walang isang propeta nagtuturo na ang Diyos ay nag-iisa sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ito'y lahat imbento, bago at kasinungalingan. Please share. Maraming salamat sa inyong panonood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.